Hello! What's up, friends? This is Ramon Oliva Channel. Nandito na nga pala tayo sa Drøbak Brygge. At as you can see, iniwan na natin yung sasakyan natin. Ito, magkocross tayo doon. At nandito yung boat information ng mga biyahe niya. Punta kami ng main city kasi doon natin kukunin yung boat. Kasi yung mga boat na pupunta rito, papunta ng Oslo. So, at iniwan na ako ng aking mga kasama. Nagmamadali. Sapagkat in about 30 minutes ay kinakailangan naming umabot para pumunta doon sa lugar ng city. So maglalakad na kami ngayon at sabi nung nakatanungan namin, maganda daw yung city, maraming tao. So takes about 10 minutes para pumunta ng city dito sa Drøbak City. So samahan nyo kami bago tayo umakyat at pumunta sa boat. At mag-ride papunta doon sa island. Okay? So yan, ito yung mga ano nila, yak nila sa lugar. So let's go. Anong oras na ba? Aga ba? Alam, may tugon nyo na ako sa exactly. O sige. So yung mga kasama ko, ang sabi ay natuntun na nila exactly kung saan kami pupunta. So this is the first time we're in napuntahan namin tong Drøbak place na to. Kung tutusin, ito sa pinakamalapit sa amin dito sa place. Buhay na buhay ang bawat sigla ng mga tao. So right, init ang panahon, sumabay pa ang sunny day. Yan. So maraming gusto sumama sa akin. Maraming tumitingin sa akin, siguro gusto sumama sa sa video natin. What a beautiful day, no? Pinagbigyan tayo. So thank the Lord. Ayun, pinagbigyan tayo ng magandang panahon. Okay, lakad-lakad lang tayo. At ating tinutuntun at pinupuntahan na yung Sunde Brygge ng Drøbak, wherein doon natin kukunin, mga kaibigan, no, yung boat papunta doon sa fortress doon. No, turo ko. No? Doon sa lugar na yon. So makikita ninyo yung island na yon. Ilipat ko. Yon. Doon sa may place na yon. Doon tayo pupunta. Okay? At naglalakad lang tayo. According to my GPS, 1 minute na lang nandun na tayo sa pantalan kung saan kukunin natin yung ating boat. Gaano kaganda at liwanag ng dagat, no? Ayan yung dagat na nandito dito sa place na aming tinutuntun ngayon. So yan. So yan sila. Okay. Mga tao nagpipiknik. So as you can see, no, you can see clearly, nandito na tayo sa pantalan, nandito na tayo sa Oscarsborg, okay, Sunde Brygge. Dito natin kukunin yung boat papunta doon sa Drøbak Fortress. Right, so wait lang tayo at next na tayo sa pila para bumili ng ticket. So ayan nga, at bumili tayo ng ticket, no, para sa biyahe natin papunta sa lugar ng Oscarsborg. So ito yung way nila kung paano babayaran, adult, child, group, family group, so others. So inilalagay yung card nyo, yung pin code nyo, so tapos na. So while we are waiting, pwede muna tayo mag-unwinding para makita natin yung view ng at sa lugar ng Brygge ng Drøbak. So ayan, sabi rito, bawal daw mangisda. So fishing is prohibited. So bawal. Sakay tayo sa boat. Hintay lang natin. Alright, so dito tayo sa pila na to habang hinihintay natin. Ito yung hangin ng dagat, no? Kaya medyo ibang klase pa rin yung lamig. Kahit sabihin natin mataas na yung sikat ng araw, eh talagang malamig pa rin, mga kaibigan. So ayan, yun yung mga kasama natin dito sa likuran natin. Okay, so we are here
still waiting for our boat. Ayan. So kayo, meron ba kayong ano? Anong experience ninyo? How's your experience, Simon? Are you excited going to the boat? Huh? Ganun ba? Oh, hindi. Okay lang yan. Mamaya manghuhuli tayo ng fish. Pag may mahuhuli tayong fish. Yay! Ayan, no? May mga jellyfish eh. Oh. So, ayan nga. At still, we are waiting sa biyahe niya ng 1:50. So, it's 3 minutes waiting na lang at sasakay na tayo ng boat. Let's see. Tingnan natin mabuti. So, ikot natin. Ayan. So, nakikita natin. At sinasabi sa information. Ayan. Okay. Welcome Oscarsborg. Oscarsborg Fortress. So, ito yung island. So, actually, hindi ko alam kung bakit may nakalagay ditong connection wherein bakit kailangan pa namin mag-take ng boat kung may connection naman. Pero ang tingin ko ay dito kami magmumula. Kung makikita nyo itong direction na to, mga kaibigan, dalawang island ito. So dito kami pupunta. Dito ang ano, pagpunta ng boat, papunta ng boat. At of course, yan o. Dito yung papunta na papalik dito at ito naman yung papunta doon. Okay, yun yung direction. So mismong itong sinasabi nating place na ating pupuntahan ay itong mga nakapaikot dito. So makikita natin dito, mayroong mga museum, nandiyan din yung mga ano, yung mga canyons na mga naka-display. So ikutin natin mamaya yung island. So hopefully kuha tayo ng isang spot dito para makuha na natin ng ano, aerial drone shot dito sa buong area na to. So we hope we can find a possibility makakuha tayo ng aerial drone shot dito. All right. So ito yung English version niya at ito yung Norwegian version niya, no? So, yung kanyang translation. Alright? So dito na nga pala yung boat. Dumating na po yung boat. Ayan na, nag-arrive ng boat. So ito na yung boat, mga kaibigan. Sasakay na tayo ng boat. So kaya pala hindi talaga allowed ang sasakyan dahil alam naman natin, hindi talaga kasya ang sasakyan. So ayan. So experience natin ngayon ang pagsakay sa boat. Okay, we're back again. So nagmas ako kasi kailangan natin magmas, no? Alright? So dahil may numbers din ng tao na sasakay sa boat. So we need to make sure safe tayo, no? Alright, so naglalabasan na yung mga tao, no? Na bumaba galing doon sa Drøbak Fortress. Lumabas na sila, mga friends, mga kaibigan. Okay? So kami naman ang pupunta ron. Alright, so let's see. Okay, so sasakay na po kami ng boat. Ito na yung aming ano, control person, yung magko-control sa amin, si Mr. ano, somebody. Ayan. So okay, chine-check lang po ang validity. Alright, so let's go. Ayan na, si Sir Kapitan, no? Nasa taas. So, nasa boat na tayo, mga kaibigan. Okay, so okay, hanap tayo ng pwesto. Anak, saan mo gusto? Sa may window? Go to the window. Okay, so atras tayo dito, anak, dito ba? Okay, so ayan. Medyo madilim. Nagalit ko muna yung shades. So, ayan. Nandito na po tayo sa boat. Okay. At umaalis na kami. So, ganun lang kabilis, no? Kapapasok lang namin, umaalis na yung boat. So, imagine natin gaano kabilis ang biyahe. It says na ito daw ay tatakbo ng around 5 minutes lang papunta roon. So what is your experience, anak? Okay ka lang? Abot ka! So yan, so tumatakbo na yon. Boat natin. Alright. So yan. Kumbaga ito yung parang tawag nilang raw, yung ano nila rito. Anong tawag nga pa sa atin sa Pilipinas? Kasi we used to have this boat pag nasa Mindoro kami. Natin yung information ng mga boat, nandito.